umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay aking inaanyayahan upang papurihan, pasalamatan, dakilain ang ating dakilang Diyos. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng talatang matatagpuan sa awit 57:1-3. Mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat ang aking natumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaw ang aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, dinggin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal, matatag na pag-ibig. Sa bahayang ito ng Diyos ay aking ikakay. Tayo po ay manalangin. Yes, O Lord, magandang umaga po sa araw nito. Kami po ay nagtipon-tipon upang purihan ka, pasalamatan ka, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa puso po kami nagpapasalamat sa araw na ito sa mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan at kalusugan na aming taglay na ginagamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay naming taglay na ito.
sapagkat ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng lakas upang kami ay mabuhay, Panginoon. Taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng aming pangangailangan na ipinoprovide mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo dahil tunay na napakabuti at napakadakila mo sa aming buhay. Maraming salamat dahil tunay ikaw lamang ang aming papupurihan ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po at akin pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at salamat sa tanging pangalan ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Thank you.
hangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin at puno ng awa. Diyos na may control sa lahat ng bagay. Diyos na nagbibigay buhay at kabuhayan. Lumulod po kami sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawad po kung may natagpo ang kapong karumihan sa aming mga puso at isipan. Patawad kung minsan humihina ang aming mga pananampalataya. Patawad kung aming kagustuhan ang nasusunod at hindi ang iyong kalooban. Patawad po, Panginoon, at maging dapatin mo po na ang iyong awa at habag ay sumagana sa amin. Hayaan mo po na ang aming dalangin ay maging mabangong samyo sa iyong harapan at dinggin ang aming mga panalangin. Panginoon, kaawaan mo po ang aming bansang Pilipinas. Sa dami po na nangyayari na nagbibigay sa amin ng mga alalahanin at kalungkutan, lagutin mo na po ang tali ng mga kalamidad at pag-aalitan. Padayain mo na po ang bansa na nararanasan ang pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. Lagutin mo na rin po ang gapos ng aming bansa sa pandemya ng coronavirus at ang mga parating na mga bagyo na maaring sumira sa aming kabuhayan at bagyo na pwedeng kumitil ng buhay. Panginoon, awa mo po kami, huwag mo kaming pabayaan. Pahinayin mo po ang bagyong parating. Basagin ito ng iyong makapangyarihing mga kamay. Alam namin na sa isang salita mo lamang, ito'y magkakaroon ng kaganapan. Panginoon, lumulod po kami at nagmamakaawa. Kung ano ang talian mo sa langit, patalian mo rin sa lupang inggit. Ang pagwawalang bahala, ang pagiging makasarili, ang pagkakampi-kampi, mga pagtatalo-talo, kalagan, at palayain mo sa amin ang pagmamahalan at pagdudulungan. Dingapin mo kami, Panginoon, at huwag kaming pabayaan. Patnubayan mo rin ang aming iglesia dito sa welfare bill. Samahan at tulungan ang bawat isa sa amin sa mga kapatirang may karamdamang kagalingan po. Dalain ko ang mata ni Ate Loli na maging malinaw upang ang kanyang kahilingan niya na makabasa pa na iyong mga salita ay magkaroon ng katuparan. Dalangin ko rin ang matatanda sa gulang sa aming mga kapatiran. Bigyan sila ng kalakasan at ibangon sa anumang balik ng karamdaman. Ang aming Sunday Schoolers, bigyan sila ng sigasig na mag-aral ng iyong mga salita upang ang kanilang maging gabay sa kanilang paglaki at pakikibaka sa buhay. Ang aming mga naghahanap buhay, ingatan sila at bigyan ng lakas araw-araw. Ang mga business tulad Jennifer, Maricel, Cathy, Ivy at Irene, paunlarin mo po ang kanilang mga businesses at pagtagumpayin. Ang mga kababaihan sa loob ng tahanan, bigyan ng karunungan sa paggabay sa kanilang mga sambahayan. Panginoon, marami kaming frontliners na kailangan protektahan. Dalangin rin po namin ang kanilang kaligtasan sa panahon ng kanilang pagtulong sa kapwa. Samahan mo si Jonathan, ang kanyang asawa, sa araw-araw na paggawa. Bigyan si Dory na aming kaibigan ng kagalingan sa kanyang mga mata na hindi maging isang glaucoma. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming pag-asa at lahat-lahat sa aming buhay. Gabayan mo kami at tulungan sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen.
Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa inyong mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa awit 121, talatang 7 hanggang 8. Sa mga panganib, ikay ililigtas itong Panginoon. Siyang mag-iingat, saan man naroroon, ikay iingatan. Di ka maaalo kahit na kailan. Awit 121, talatang 7 hanggang 8. Muli po ang Panginoon sa umagang ito, magandang araw ng pagsamba sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na muli tayo ay makikinig, makikibahagi sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay November 1, alam naman natin All Saints Day. At pagkamat alam natin dahil lockdown tayo, hindi naman tayo makakapunta sa mga simenteryo para alalahanin yung ating mga mahal sa buhay. Pero alam natin na napakahalaga po na makita natin at ipagdiwang din naman natin ang ating buhay, kaugnay ng ating pakikipag-ugnayan kay Jesus, kay Jesus, ano? Kaya sa ating pong pagsamba ngayon ay sama-sama po tayong magbigay ng kapurihan sa Panginoon, atin pong i-focus yung ating attention sa ating Panginoon at tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Sa ating pong pag-aaral ngayon, sa bagong ilog po kasi ay sinisimula natin yung ating series on Jesus, I Am Statement. Pakikita po natin sa aklat ng John. At sa umaga pong ito, ito po yung unang-unang I Am Statement ng ating Panginoong Jesus na ang tinutukoy po is the bread of life. Meron po pito kasi, no? The bread of life, the light of the world, the door of the sheep, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, and I am the true vine, no? Yung tunay na puno ng ubas. At atin po yung pag-uusapan sa pitong magkakasunod na series ng ating pong pag-aaral para po sa bagong ilog. Sa atin po sa welfare bill ay ito po yung una at hopefully sa ibang mga pagkakataon ay atin din po madidiscuss yung iba pang mga I am statement ng ating Panginoong Jesus. Okay, so umaga po ito, pag-aralan po natin yung unang I am na tinukoy po ng Biblia sa aklat ng John. Actually, yun pong unang I am the bread of life o ako ang tinapay ng buhay, ay tanging sa dyan lang po natin ito mababasa. No? Ano po ang gustong ipahiwatig ng katotohanan ito? That Jesus is our sustainer. No? Na siya po yung nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan, material, spiritual. No? Lalo tigit yung sa spiritual na buhay na kinakailangan natin. Sabi nito, He gives us all our need. Lahat ng ating mga pangailangan ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya alam naman natin sa ating buhay, hindi lang material at hindi lang higit o hindi mahigit na pangailangan natin ng material, kundi higit pa doon yung tinatawag nating spiritual na pangailangan ng bawat tao. No? Dito po sa John chapter 6 verse 35, mababasa po natin yung sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya po doon sa John 6:35, sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus sa mga bagay nito? Nais po pong tingnan natin. Ano? Babalikan po natin yung kasaysayan ng Biblia. Sa aklat po ng Exodo ay binanggit ng Panginoong Jesus ang kanyang pangalan bilang I Am. No? Sabi po dun sa Exodus chapter 3 verse 14, nung magpahayag po ang Diyos kay Moses dun sa burning bush, sinabi niya po, ano po o sino po ang sasabihin kong nagsugo sa akin? Ang sabi ng Panginoong Jesus, sinabi ng Diyos sa verse 14, Ako'y si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Kaya po yung I Am ay pangalan ng ating Panginoong Diyos. No? Napaka-powerful po ng pangalan ng Panginoon. And then sa New Testament, referring to Jesus as I Am. Ibig sabihin, He's also God. Oh, He is God. He is the triune God. He's part of the triune God. Ang God, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Yun pong I Am ay napakalaki po ng ipinapakita nitong pagpapatunay na ang Diyos ay Diyos na totoo. It signifies number one,
He is self-existent, no? Na siya po ay his being on himself. Wala pong dumalang sa kanya, wala pong nagbigay ng buhay sa kanya, kundi siya ay Diyos at siya po yung makapangyarihan. Even before na wala pa ang tao at maging mawala ng tao at ang mundo'y mag-exist siya as God. He is our infinite God, ang Diyos na buhay magpakailanman. He is self-existent, no? Siya po ay naging Diyos o Diyos na totoo at wala pong lumikha sa kanya. Ano pa po? He is eternal and unchangeable, no? And always the same, sabi po ng Biblia, yesterday, today, and forever. Mamalagi, magpawalang hanggan. Pag sinabi ko natin, I am, ibig sabihin, eternal, unchangeable, hindi nagbabago. Even yung mga promises ng Lord. Ano pa po? Ang sabi dito po, he is incomprehensible. No? That is incomprehensible. We cannot be searching, find him out. Hindi ko natin masyadong malalaman o hindi natin alam kung ano yung mga bagay tungkol sa kanya. Subalit siya ay totoo. No? Hindi kayang likain ang ating isip, ang kaalaman tungkol sa Diyos dahil siya ay Diyos na malalim, malawak yung kanyang pagka-Diyos. No? Yun po yung tinutukoy dyan. Kahit na gaano pag-aaral ang gawin natin, hindi natin makikita yung kabuuan ng kanyang pagiging Diyos dahil siya ay Diyos na incomprehensible. No? Incomprehensible, sabi po dyan. Is faithful and true, no? Totoong Diyos, makapangyarihan, matapat sa lahat ng panahon, anumang bagay yung ating dinadaanan, He is our God, na nag-exist, even sa panahon ng pandemya, yun pong ating wilderness series, pinapakita ko na ang Diyos ay merong kakayahan sa ating buhay, at dumaan man tayo dun sa mga pagsubok ng buhay, God is always there. He is faithful, He is just, He is true sa ating mga buhay. No? Yun po yung ibig sabihin ng salitang I am. Nais ko pong tignan natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, yung pangyayari. No? Alam po natin itong pangyayari ito na binanggit po ng ating Panginoong Jesus that He is the bread of life o ang tinapay ng buhay. Sa ibang salin ay pagkain nagbibigay buhay. Pero gusto kong gamitin yung tinapay ng buhay. No? Ito po talaga yung totoong konteksto ng pag-aaral na ito. Tignan po natin una yung setting. Saan po ba nangyari yung pangyayari ito? No? Una sabi, they are in the city of Capernaum. No? Ano po ba itong city of Capernaum? Ito po yung, which was a home city to Jesus' early ministry. No? Si Jesus po did many works in that city. However, as we shall see today, they did not accept Jesus as the Messiah. Malungkot na kwento ito dahil marami po mga ministeryo si Jesus, ginawa niya po sa lugar na ito, pero sa dami ng kanyang ginawa, hindi rin naman nila tinanggap si Jesus bilang Mesaya. No? At makikita po natin sa pangyayari din po dito sa Capernaum, dito po yung verse kung saan, o yung mga talata, o yung mga pangyayari kung saan tinest ng Panginoong Jesus yung mga disciple, in particular si Philip, no? Natatandaan po natin si Philip, na siya tinest ng Panginoong Diyos dun sa kwento tungkol sa feeding nung multitude of 5,000 o yung feeding of 5,000. Very familiar po yan sa mga bata kasi alam nila na pinakain yung 5,000 mga tao no, sa pamamagitan lamang ng tinapay at isda. No? 5 tinapay, 2 isda. Sa pamamagitan po ng bata na ginamit ng Panginoong Diyos. Ano? Na-test po yung mga disciple, particular si Philip, kasi hindi alam saan ako bibili ng pagkain na yung sweldo sa buong isang taon hindi kayang pakainin itong taong ito, itong mga taong ito. No? At maraming pera ang kailangan magamit, maraming resources yung kailangan para mapakain, pero kulang at hindi pa rin po sapat yung mga bagay nyo. Kaya doon nakita natin yung test na nangyari din. No? Sabi natin, in the city of Capernaum, the day before he had fed a multitude of more than 5,000 people, at ang sabi ho ng Matthew chapter 14 verse 15, nung dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw. Liblib po itong lugar na ito, papuntahin po ninyo sa mga kalapit na nayon ng ating mga tao upang makabili po ng kanilang makakain. Whether again, Andrew brings someone to Jesus. So nakita ho natin na itong si Andrew, nakita niya yung bata, no? At
Hindi rin siguro naisip ni Andrew kung paano itong isang batang ito, meron siyang dalang mga pagkain na pansarili na lamang, eh paano makakakain yung lahat ng ito? Pero mabuti na lang at naisip niyang dalhin sa ating Panginoong Jesus. At yung kwento nga po na nagsasabi na ang Panginoong Jesus ay nagpasalamat, nanalangin, at miraculously, pinaraming pinapay, pinakain yung crowd. Sabi po dyan, 5,000, pero sabi ng mga Bible scholar, more than 5,000 kasi 5,000 men lang po yon. Tapos kung meron pong asawa yung iba, kung hindi lahat, more than mga, may mga alak pa sila. Kasi may bata nga doon sa kwento. Siguro more or less mga nasa 10 to 15,000 mga tao na pinakain. No? At sabi po, lahat sila nabusog. No? At may mga sumobra pa. No? Pinakita po ng Panginoong Diyos yung kanyang kapangyarihan. Pinakita po ng Panginoong Diyos na siya ay all-powerful. No? Na kaya niyang i-provide even yung basic need na meron tayo o kailangan natin sa ating mga buhay. Yun po yung pangyayaring ito. Yun po yung setting ng kwentong ito. And then of course, ano yung mga statement, no? Yung mga salita ng ating Panginoong Jesus sa pangyayaring ito, sabi po doon sa verse 26. Sabi ni Jesus, sumagot po si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Tingnan niyo po ito, no? Jesus to this people's heart. Alam po ng Panginoong Jesus yung puso nila. He knows even your heart. Alam po ng Panginoong Diyos kung ano ang nasa iyong puso, no? Pwede tayong magsuot ng mask, hindi po yung mask nilalagay o ng pantakip sa ating mukha, pero yung puso ng natin ay nakikita ng ating Panginoong Diyos. No, hindi ko po alam kung anong kalalagayan mo ngayon. Hindi ko po alam kung paano tayo sumasamba sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano natin dinidil yung ating Diyos with regards to our service to Him. Sabi po dito, nakita po natin na these people didn't want Jesus because of the miracles or the healings. They wanted Jesus because of the physical bread they received. No? Nakita po nila, pwede pala ito, no? Kailangan kasama natin ito kasi kaya mag-provide ng ating mga basic need, ng ating mga pangilangan, lalo na po yung pagkain. Doon po sila namahay. Hindi doon sa mga miracle. Nagpagaling ng bulag, nagpagaling ng pipe, ng lahat, no? Pinagaling ng ating Panginoon Jesus. Hindi po sila doon namangha. Hindi namangha po sila doon sa kayang ibigay ng Panginoon Jesus. At ano? Nakita po nila, pwedeng-pwede ito na makatulong sa atin, no? Kaya sabi ni Jesus, inahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. No? Ano pa po? Yung verse 32, sumagot po si Jesus, sabi niya, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa langit o sa Diyos, ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. No? From the way Jesus answered their question, these people referred to Moses, another prophet, si Moses po, as giving them bread. It amazes me at how quick we sometimes are at blaming God for the bad things, but giving man the credit for the good. Diba? Akala nila, nung nandun sila sa wilderness, pinakain sila ng mana, they attribute it to Moses. Pero hindi nila nakita, it is from God. No, kaya sabi ni Jesus Christ, hindi si Moses yung nagbigay ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbigay nito, referring to God the Father. No? At ang sabi nga ni Jesus, yung tinapay na galing sa Diyos ay bumababang mula sa langit. Hindi po referring to the practical, the physical bread, kundi ito po ang tinutukoy si Jesus Christ as the bread of life. Si Jesus ang tinapay ng buhay. At itong tinapay nito ay magbibigay ng satisfaction to all our needs, na magbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Kaya ito po yung statement na ibinigay ng ating Panginoong Jesus, ano, na mahalagang makita din po natin bilang mga mananampalataya. Ano pa po? Verse 47 sa chapter 6 ng John. Sabi, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Jesus is the giver of life, and He is also the one who gives eternal life to those who believe on Him. Siya po ang tunay na nagkakaloob ng buhay
At sa sino mang kikilala sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, magbibigay po siya ng buhay na walang hanggan. No? Nakita ko natin, verse 44, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin niya sa akin ang ng Ama na nagsubo sa akin at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Diba? Ito po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Masusumpungan natin ang salvation tangi lamang sa Panginoong Jesus. Kaya yung statement niya dito, ang sumasampalataya sa akin may buhay na walang hanggan. Na mahalaga po na sa ating buhay, sa ating pag-araw-araw na ginagawa, let us attribute everything to God. Lahat po ng meron tayo galing sa Panginoon. Biyaya po ng ating Panginoon. Ano pa po? Verse 47, John chapter 6, verse 47. Sabi po, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. Yan po yung pinasa natin kanina. And then verse 53 to 54, ang sabi po, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. No? Hindi po yan referring to the physical body. No? Kaya minsan yung paniniwala nila about Lord's Supper, nagiging totoong laman o nagiging totoong dugo. No? Hindi po. Ang tinutukoy po dyan, yung pagkilala kay Jesus as our personal Lord and Savior, ito po yung nagiging kalakasan. Ito po yung nagiging pagkain ng ating kaluluwa. Pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung katunayan dyan. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Then, tignan mo natin yung subject. No? Ano yung ginawa ng mga tao dun sa ating Panginoong Jesus? Number one, they wanted to make Him their king. No? Kasi nakita nila, kaya mag-provide ng kanilang pangailangan. Ibinibigay yung mga material na pangailangan, physical. Kasi minsan, ganun tayo, no? Kung saan, kung sino yung pwede magbigay sa atin ng makakaibsan ng ating gutom, ng ating mga basic need, eh dun tayo. Kaya sa politika sa atin, ganun eh. Pinapainan tayo ng mga politiko ng mga pangailangan natin. Kasi ang dali nating mapasunod doon. No? They wanted to make Him their king. And remember the day before, they thought He was a mighty prophet. Ano pong nakita nila? Nung sa verse 14 to 15 po, dun sa verse chapter 6 pa rin po ng John, nung makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Yeah, bilis mo nilang mapaniwala. Bilis mo nilang maniwala. No? Kaya nung nakita nila merong ginawang kakaiba at na nag-provide ng kanilang basic need, sabi, dapat ito yung maging king natin. Ano pa po? They went after the physical only. No? Katulad nga nung binanggit ko sa inyo, yung physical na pangangailangan lamang po yung nakita nila. Kaya nila nais na ang Panginoong Jesus ay maging hari ng kanila, ng buhay, no? Ng kanilang nila mismo in particular. No? Ano pa po? They would not accept and believe what He told them. No? Hindi yung sinasabi niya, kundi kung ano yung ibibigay niya. Ito po yung nakakalungkot na bagay na makikita ho natin sa mga taong ito. Bagamat ang ganda ng mga ginawa ng Panginoong Jesus, siya yung nagbibigay ng buhay, pero ang nais po lamang nila yung mga physical o yung material na bagay tungkol sa Kanya. Okay? Ano pa ho nakita natin? They demanded a sign. Naghahanap po sila ng palatandaan. Naghahanap po sila ng tanda. Sabi sa verse 31, sinabi naman nila, ano ngayon ang tanda ng iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano po yung iyong ginagawa? Diba? They are looking after the signs. Ano nga ba yung pwede namin makuha sa iyo? Tinignan po nila ito sa kanila pong pagsuri tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ano pa ho ang nakita natin? Yung disbelief in the message. Ano, hindi ho nila pinaniwalaan. Yung verse 52, sabi kaya nga ang mga Hudyo'y nagtalo-talo na. Sinabi, paano maipapakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Nang ito ay marinig na marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabing mahirap ang pananalang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Of course, physical po, yung literal po yung pagkakaalam nila. Pero ang alam natin, ito po yung buhay na maaari ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Sa pananaw ng mga taong ito, kayang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang material na pangailangan.
Pero sa pagtingin ng ating Panginoong Jesus, higit pa sa material, yung kaya niyang ibigay para sa atin. Because Jesus is the Savior. Siya po yung tagapagligtas. Sabi nga po ng verse, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin, hindi magugutom, ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuwag. Ito po ang pangako ng Panginoon. Ito po ang pag-asa natin, no, na dito po sa mundo, bagamat may mga tribulation, may mga kahirapan, hindi naman po tinago ng Diyos yan. Yung Christianity, hindi about kagalakan, kasiyahan lang. Kasi lagi natin iniisip, blessing, no? Actually, yung blessing po na ibinigay sa atin, nang ibigay niya yung kanyang buktong anak, it is not a material blessing. Kaya minsan nagiging sukatan po natin, oh, pinagpapala ka kasi yumayaman ka, marami kang kinakain, hindi po. More than that, yung blessing na ibinigay ng Panginoong Diyos is spiritual. Ibinigay niya si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong po, what makes Jesus the bread of life? Paano ho ba natin nakikita si Jesus bilang ating o tinapay ng buhay? Sabi ho dito, He will befriend you. No? Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5-6, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Sabi po ng isang awit, what a friend we have in Jesus. As a friend, He will sustain us. He will always there even in the midst of sufferings, trials, challenges sa buhay natin. Si Jesus po ang ating kaibigan na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Lalo na po sa ating karanasan ngayon, lalo na po sa inyong marahil, sa welfare bill, mahirap yung inyong sitwasyon dahil hindi kayo makalabas ng bahay, iba sa atin, hindi makapaghanap buhay. Marami tayong mga need na hindi po naibibigay, maging yung mga bata sa kanilang pag-aaral, pero limited po yung resources na meron sila. No, kaya, Jesus will be our friend. He will befriend you. Ano pa ho yung pwede naman ating makita, what makes Jesus the bread of life sa ating buhay? Sabi, He will refresh you. No? Kaya sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi ho ba? Inire-refresh po, binibigyan tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. No? Ganun din po yung mga talata sa banal na kasulatan na naririnig po natin. Na ang Diyos ang laging magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kaya nalang, lumapit kayo sa akin. No? Come. Come to me and I will give you rest. Magbibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Jesus, as the bread of life, He will refresh you. Napapagod na ba kayo? Si Jesus po ang ating tinapay ng buhay na magbibigay ng kapahingahan sa atin. No? Ito po yung ating pag-asa na meron tayo sa ating buhay. Ito po yung pag-asa na ating pinangahawakan bilang mga anak ng Diyos. What makes Jesus the bread of life? Ano pa ho? He will encourage you. Sabi ho ng aklat ng Awit, chapter 94, verse 17 to 19, sabi, O Yahweh, kung ako nga ay hindi mo tinulungan, akin sanang kaluluway naroon na sa libingan. Kapag aking nagulitan, ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako'y tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Diba? He will encourage us. Sa panahon po ng kailangan natin ng pagsama, pagtapig, pag-aaruga, pagpapalakas, naroon ang ating Panginoong Diyos para sa atin. No? Diba minsan discouraged tayo? Lalo na sa panahon ngayon, medyo yung iba stress, yung iba depressed, yung iba ay parang nagkakaroon ng anxiety, nag-struggle sa kanyang pananampalataya. Tignan po natin si Jesus. Tignan po natin kung anong kayang ibigay ng ating Panginoon Jesus. He will encourage you. At aking pong prayer ngayon, kung kayo nahihirapan, dumulog tayo sa Panginoon. At naniniwala ako na ang Diyos ang kasama nyo, hindi kayo ipababayaan ng Panginoon. Sabi nga, ako'y tumatatag. At sabi niya, kapag ako'y ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ang umaaliw sa akin. Ano pa po? What makes Jesus the bread of life?
Ang sabi po dyan, He will assist you. No? Hebreo, Kabanatang 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Una po dyan, verse 14 sabi, kaya nga magpakatatag kayo o magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harapan ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Meron mo tayong pag-asa na tayo tutulungan ng Panginoon. Sabi nga doon, maari na tayong lumapit, huwag na tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan po natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. And finally, what makes Jesus the bread of life? He will defend you. 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Sino po ba ang pwedeng lumaban para sa atin? Sino po ba ang pwedeng magprotekta para sa atin? Sabi ko ng Banal na Kasulatan, ang ating Panginoon Jesus. Siya po ang naging tagapamagitan natin. He is our mediator between God. No? Siya po yung mediator between God and man. No? Yung naging tagapamagitan natin upang tayo po ay kahabagan ng Diyos. At tayo po ay bigyan ng kapatawaran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. No? Inihandog niya yung kanyang buhay upang tubusin ang lahat sa kanilang kasalanan. Di ba? Ito po yung ating maaasahan. Jesus is the bread of life. Ano nga po uli? Balikan natin, ano? What makes Jesus the bread of life? He will befriend you. He will refresh you. He will encourage you. He will assist you. He will defend you. Ito po ang meron tayo. Ang pinapay na nagbibigay buhay sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Sa ating pong pagwawakas ngayong umaga, nais ko pong hamunin kayo, lalo na po sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Ito po ang ating pag-asa. Ngayon po, sabi nga natin, All Saints Day. Inaalala natin yung mga namayapa na. Pero sana naman, alalahanin din po natin tayong mga nabubuhay pa. Na kung hindi mo natin natitiyak na si Kristo yung ating pagkain na nagbibigay buhay, yung ating salvation, yung ating kaligtasan, it is about time na matiyak po natin ito, kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And what must you do? Ano po yung pwede natin gawin? To believe, no, manampalataya tayo. Kasi Jesucristo lamang ay binigay ng Diyos para tayo po'y magkaroon ng kaligtasan at ang pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. To receive the gift of salvation, yung regalo ng kaligtasan ino-offer ng Diyos sa sino man sa atin. Ano pa po? To exchange yung ating pong unrighteousness to the righteousness of God. Yung ating mga karumihan, yung ating mga pagkakasala, ibigay natin sa Panginoon upang palitan niya ng kapatawaran yung ating mga pagkakasala. And to allow Him na hayaan po natin na siya'y maghari sa atin, baguhin tayo, makilala, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And finally, decide. Ito na po yung panahon. Pwede nating kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Kung ito po yung desire ng inyong puso, inaniyahan ko po ngayon na tayo ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay malalangin. Panginoong Jesus, salamat po dahil una sa lahat, kayo po ang aming tinapay na nagbibigay buhay. Pero hindi ho namin mararanasan ito kung kami po ay malayo sa iyo. Panginoon, nakikita mo po yung laman ng aming puso. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na sa aming puso makilala ho namin kayo. Panginoon, tinatanggap ka po namin, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka po at maghari sa akin, baguhin mo po ang aking puso, at kayo po, Panginoon, ang maging hari ng aking buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy ka pong mag-alis ng aming mga kasalanan at baguhin mo po kami from glory to glory.
Ang dalangin ko pong ito ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, ito po yung naging prayer o panalangin mo. Sabi ng banal na kasulatan, sino mang sumampalataya kay Jesus, binigay niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po ay pananampalatayang panalangin ng pagkilala sa ating Panginoon. And again, ang ating pong pag-aaral sa umagang ito, I am, sabi po ng Panginoong Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay darapo sa ating pong pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus. Patuloy po nating i-ready yung ating pong mga inihanda. Meron po kayong inihandang cracker, tasty, tinapay, na pwede po nating magamit sa ating pong pag-aalala. Pinagtalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesus, dapat po ay nakahanda na. At ganun din po inumin, pwede pong grape juice o anumang katumbas nito na ating pong gagamitin sa pag-aalala po sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal na mga kapatid,
Ang banal na hapunan po ay isang sakramento na itinakda ng ating Panginoong Hesus sa banal na kasulatan. Ito po ay ginagawa bilang pag-aalala na minsan ibinigay ni Hesus ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pinakamahalagang katotohanan ng nakalupo dito ay ang Panginoon ng hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito po ang tanda ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. Ang tinapay at saro po ay talarawan o simbolo lamang at hindi po nagbabago o nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ng may karapatang tumanggap nito ay mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpailalim sa bautismo sa tubig. Tayo po ay magbasa ng banal na kasulatan. Sabi po sa aklat ng 1 Korinto, kabanatang 11, talatang 27 hanggang 32. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Kaya't dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po Panginoon dahil sa buhay na patuloy na ibinigay mo sa amin. Kilikilala po namin Panginoon ang aming pagkakasala. Nakakagawa po kami ng mga kasalanan sa iyo Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga kasalanang nilikha ng aming isip, pinahayag ng aming mga labi, ginawa ng aming mga kamay, nilakaran ng aming mga paa. Humihingi po kami ng kapatawaran. Maging mga kasalanang ito, Panginoon, na amin pong ginawa o maging kasalanan na hindi po namin ginawa. Subalit, nagkakasala din kami dahil sa hindi paggawa nito. Ama, pakalinisin mo pong aming puso at isipan. Gawin mo po kaming dalisay sa aming pong pagharap sa iyo. Binibigay po namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at kaya si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Kaya't kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya nga kayo na ngayon ay nagsisising tapat at pinatawad sa inyong mga kasalanan at patuloy na nagnanasang sundin ang banal na kalooban ng Diyos ng buong kagalakan at katapatan, magsidulog kayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang hapunang ito, ang hapunan ng ating Panginoon para sa inyong patuloy na kaaliwan at katibayan ng pananampalataya. Atin pong italaga ang tinapay at saro na atin pong gagamitin. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Ama namin sa kalangitan, dahil po sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay yung pinagkaloobang iyong buktong na anak na si Hesukristo upang siya magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa amin. Na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinagutos sa amin ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Isinasamo po namin sa iyo, o mang mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kumatanggap na namin ang tinapay at saro ng mga kalarawan ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo ay patuloy rin namin maalaala at maranasan ang kanyang masaganang pag-ibig at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Kung nakahanda na po ang inyong tinapay at grape juice,
at tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Tanggapin po natin ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin ang sarong ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya, sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon, kasama ng lahat ng mga mananampalatayang kumikilala sa iyo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami nakibahagi sa pag-aalala sa iyong banal na hapunan, pag-aalala ng iyong kapanganakan, ng iyong buhay, ng iyong pagministeryo, Panginoon, ng iyong kamatayan, ng iyong muling pagkabuhay, at ang iyong nalalapit na pagdating. Nawa, Panginoon, masumpungan mo kami na sa lahat ng aming ginagawa, patuloy po kaming gumagawa ng aming layunin kung bakit kami nabubuhay, patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, at paranasan po namin sa pagkakaisa sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, na lubusan po naming unawain ang iyong mga banal na salita at umayo kaming gawin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa biyaya ng iyong kaligtasan. Salamat po sa iyong kahabagan. Salamat po sa pagtanggap namin sa banal na hapunan ng aming Panginoong Yesus bilang pag-aalala sa Kanya. Ang lahat ng ito po'y aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa aming pagsasama-sama bilang mga kapatid, magkakapatid, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon, maging sa kapahayagan ng iyong mga banal na salita at sa maraming mga bagay na nais po namin ibalik sa iyo ang pagkapasalamat. Dalangin ko po, Panginoon, na nawa po sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay patuloy na iparanas mo sa amin ngayon ang iyong masaganang basbas at pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan, pakikipisa ng banal na Espiritu ang sumaating magmula ngayon at magpakailanpaman. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. Gracious, the Lord be gracious, gracious.